Yamaha R15 V3 versus the new CF Moto 300SR. Ano nga ba ang mas sulit sa kanilang dalawa dahil magkadikit-tama sila ng price range? Tingnan natin dito sa John Moto Review. Guys, bago pala tayo magsimula, pa-click ang subscribe button at ang notification bell para sa mga kusunod pa natin yung video. So guys, unahin natin si Yamaha R15 V3. Alam naman natin na ilang dekada na si Yamaha sa ating buhay ng mga Pilipino. It start on 1960s wherein they are start producing those motorcycle quality ang mga pyesa or motorcycle ni Yamaha. And for those parts, madaling hanapan ng pyesa. Maintenance cost, madali ang maintenance, no? So, for the Yamaha R15 V3, what you are getting is a 155cc engine with a VVA technology, no? When you hit a certain RPM, for example, 6,000, I think, the RPM will go much faster and will give you much speed to overtake, like for daily use or what. Yamaha R15 also have the LED lights, have 11 liters of fuel tank capacity. And guys, ang rear niya na wheel is napakalaki rin, 140x70. And pwede mo ko siyang palakihan kasi may tropa ako parang ginawa niya 160 yung kapal ng tire sa likod. Hindi naman masyadong donut. And napaka big bike tingnan. And yung sa harap guys is 100x80. And very good din siya. Ayun nga lang, sadly, ang Yamaha R15 V3 dito sa Pinas, walang ABS sa kanyang brake system. Ang ABS is napaka-important, which is the advanced braking systems. Give you much confidence whenever you need to brake. Example, ng mga tumatawid ng mga tao or mga aso, bata, yun sa kalye, and you need to silent brake. If you have ABS, guys, napakalaking tulong niya. Dahil if it give you maximum brake on the shortest distance possible. And if you don't have, kasi ako, na-experience ko na kaya mga R15 V3, no, na mag-skid or mag-fishtail. Kasi yung brake niya, malakas talaga kumapit. Kaso guys, magkaroon lang ng madulas na part, for example, umulan, and then patuyo na yung kalsada. Malakas mag-fishtail, tapos yung Yamaha R15 V3. And which is actually delikado rin, no, hindi ka marunong mag-tansya ng mga engine braking mo, or pitik-pitik ng brake. So, yun. Isa rin yung Yamaha R15 naman, napakaganda ng looks niya, big bike look. It has the DNA of like R1, R6, yung sporty look niya. Maganda yung handlebars, medyo sub-sub. And good siya for height, for about 5'3 kaya abutin pa si Yamaha R15 V3. And above, mga 5'9, napaka-basic, 5'5 abot yan. Hindi masyadong think kaya. Pag 5'9 yan, medyo chillax ka dyan. Dito kay Yamaha R15 V3 guys, ang kanyang fuel consumption is about 40-50 km per liter. Depende lang yan sa pagpiga mo. If city ng bomba or ng bomba, may depende pa rin yan. And for the Yamaha R15 V3 also guys, maganda dito sa motor na ito is maintenance cost. Madali siyang maintenance, hindi ganun kumahal. And for about the Yamaha R15 V3, sa gas nga, for practical daily use, napakadali niyang gamitin yun. Parang kang nagme-maintain na small bike. Pero ang looks is big bike. Sa magandang specs ni Yamaha R15 V3 is yung slipper clutch, which is very important. Example guys, you are from first gear, or magda-downshift na lang. Example, you are from fourth gear na, and then you are entering a corner. Example, malaktaw ka, napunta ka ng fourth gear to dos. Kadalasan kasi if walang slippery clutch, maglalaki yan yung rear wheel, and then which is very dangerous, no, kasi pwede kang dumulas sa corner, and huwag naman sana, pero baka ma-accident tayo. So if you have the slippery clutch like from the R15 VT, mag-a-adjust yung clutch mo depends speed ng motor mo. Example lang, galing ka ng 4th gear, bababa ka ng DOS, namali ka ng clip ng tapa, dalawa yung ano mo. Kaya niya yan, parang mag-a-adjust yung wheel niyo, hindi siya maglalak. So that is one of the benefits also with the R15 V3. Also guys, yung throttle response niya, napakaganda din naman. And ayun, yun lang naman yung ano ko kay R15 V3 since nagamit ko na itong motor na to.
And guys, punta naman tayo kung CF Moto 300SR. So ito kasi CF Moto is introduced sa atin mga way back 2018. And parang dun sila pumasok yung Moto Strada. And they are a Chinese motorcycle, yes. It's a China motorcycle. Pero guys, si CF Moto is actually very good. If you will check the reviews of the users of this, because now guys, they have many models. They have the NK400, very famous. Expressway Liga 215K, meron din sila yung mga medyo maliit na bike. NK150, NK250, meron na sila mga touring bike na yung 400 GT ata yun, and also NK650. So all good motorcycles guys, ang quality ng makina maganda. As a parts, kaya mong problema dahil maganda ang after sales service ng CF Moto. Meron silang branch dito, alam ko ang main nila is Caloocan sa Tech Hub malapit. And meron na sila dito sa Supat, but hindi lang ako familiar sa iba pang site. And also guys, about this, even a motorcycle if is made from China, actually yung mga modeling nila is from Austria, yung mga nag-design ng mga sa BMW, Aprilia, yan, medyo parang ano sila, parang yung nag-design nun, isa rin sila sa gumagawa ng CF Moto Designs. So, about sa engine guys, alam ko, good quality to. CF Moto 300SR. You are getting 292cc engine capacity or cubic meter, and you also get the 12 liters fuel capacity or fuel liters capacity, and you also got same kang sila ng size ni Yamaha R15 BT sa rear tire. Sa front tire, medyo mas malaki lang ito si CF Moto 300SR dahil si Yamaha R15 BT is 100 ang kapal, and then ang gulong naman ito ni 300SR CF Moto is 110. Out naman guys sa foreman looks, ayos din si 300SR bago sa mata natin. Ibang klase yung pipe niya, parang sa KTM RC200 under pipe, belly pipe pa rin yun. So hindi ko pa siya narinig talaga, pero I think this is a good motorcycle guys. Pinakapanalo rito also same na yung Yamaha R15, liquid cooled, maganda siya for DOH or dual overhead cam for valves, so asahan nyo na yung response niya is nakakaganda rin. And also yung power niya, 29 horsepower and torque 25 Nm, so napakaganda lang na hatak nito sir. And then also same sila niya mga R15 BT, meron silang slippery clutch. And yun nga yung sabi ko sa inyo, example yung mga downshift kayo, buong banking kayo, and nakamali kayo ng click, even masyadong mag-a-adjust yung speed ng gulong nyo dahil sa gear, mag-a-adjust siya, slippery clutch siya, kahit lumaktaw, safe siya. So, ayun ang maganda dito kay 300SR. For such a price na 165,000 guys, so 1,000 ang difference nila ni Yamaha R15 V3, you are getting much more specs, no? And one of the most important specs nito ni CF Moto 300SR is yung kanyang advanced braking system, ABS. Dahil ito guys, meron siya sa front and rear brake, which is very important lalo sa pagmamotor. Even you're on wet roads or yun nga yung mga sudden braking guys, you are always confident dahil nga itong ABS na to is a high technology, which in yung disc, kapag gumagalo yung gulong na mabilis, sabihin tumatakbo ng 80 km per hour, and then may mga sudden na kailangan mag-brake na sitwasyon, sabay mo yung brake mo sa right and sa rear brake, maganda yung response niya, hindi kayong bigla na lang mag-fishtail or what, nag-a-adjust yung computer na para hindi ka mag-skid. And yun, napakaganda niya. Thumbs up yan kay CF Moto 300SR. And also sa seat height guys, abot to ng mga 5'5 yan. I think abot to, pwede ting kaya lang ng onte. Pero yung above, kayang-kaya to. And yun guys, ang display na to ni 300SR is TFT dash. So parang same lang din naman sila ni Yamaha R15 V3. Ayun, yung bigat nila magkaparehas din naman halos. Fuel injected parehas. So ayun guys. Sa ano naman, maintenance cost, wala namang problema dyan dahil isa-service naman kayo ng CF Moto dahil very good ang after-sale service nila sa kanilang customer.
And then yung sa parts, madali lang hanapin yung mga parts na yan. Pwede ka mag-order sa CF Moto din. Lalo sa Caloocan or din sa Sukat, marami yung orderan. Pero duda ako, hindi naman yan sirain guys. Hindi yan sirain. Maganda yung quality niya CF Moto na yan. Kailangan mo lang talaga siya alagaan ng change oil. Yan yung mga basic periodic maintenance natin para hindi masira yung motor agad. So yun, about naman sa practicality use niya, medyo mas malakas to sa gas. I think it is about 25 to 35 km per liter if I'm wrong or if I'm correct. Pero hindi, ang sadly nga lang, hindi siya pasok sa expressway sa atin dahil 400cc and above ang pasok sa expressway. So yun guys, if you will get the Yamaha R15, sulit siya for 164k. Ang dami ko na itong motor na to. Napakaganda panalong quality. Ang pogi niya guys. Ang makina napakaganda, tahimik. May VVA niya na which when you hit like a 6,000 RPM, ang bilis niya sumibat or what. Eh, tumataksi din ito ng mga 150. Pataas, stock yan, all stock. No? Ito si 300SR, hindi ko pa talaga alam ang top speed nito. Pero I think mga 150 to 160kph din ito. Itong motor na ito. So, ito si Yamaha R15. Masasabi ko, good siya. If I will rate it 1 to 10, para sa price ko na yun, pwede na siya sa 8. Kasi medyo overpriced din kasi siya. Pero panalo ang specs nito guys. Sa reliability, wala akong masasabi. Proven and tested na yan si Yamaha R15. Version 1, version 2, and version 3 na ngayon. So, 10 out of 10. Perfect for everyday use sa ating mga kababayan na nakitipid din sa gas and may maintenance. Thumbs up. And guys, if you are planning to get naman a CF Moto 300SR, that's for 165k, you are getting much more dun sa specs or sa pera na binayad mo, pinaghirapan natin. You are getting 300 or 292cc engine, you are ABS braking system, which is very good. You also got this, what do you call this? Slippery clutch. So, since yun yung Yamaha R15 V3, meron sila slippery clutch, which is very good and safe para sa ating makina. And then you also get a much more stronger engine and torque, no, for such a price. Liquid cool, parehas lang naman sila niyan, so hindi yan mag-overheat or what. Magaan din naman itong dalhin, 165 kilos CF Moto 300SR. And yun nga guys, even if you check yung mga owners nito, hindi talaga sila yung si CF Moto. Thumbs up siya. So ayun lang guys, ang sasabi ko sa inyo, if 164k si Yamaha R15, sulit siya. Panalo, wala, no doubt yan, sulit siya. Focusin niyo, kunin niyo na si Yamaha R15 V3 kung plano niyo talaga mag-araw-araw or daily use niyo siya gagamitin dahil napakamura ng maintenance na guys. And ito naman si CF Moto 300SR. Maganda to if you are planning to get a different approach of bike. Parang maiba ka naman sa kalye. Yan. Kasi bihira pala yung ganitong motor. So, pagka mga stoplight yung patitingin na talaga yung motor mo. And also guys, yung kanyang specs nga. Yung mga ABS na siya. Meron na siyang slippery clutch din. Maganda rin to kung hanap mo overtaking. Malakas to. Kasi mas malaki yung kanyang engine na yung torque niya. And ito naman guys, 165,000. Sulit ba? I think sulit siya. Kasi kung si, alam niyo si Dominar, Dominar 400, no? Mga ganyan din yung price range niya. Express Med. Pero hindi ako talaga tiwala dun guys. Pero ito si CF Moto 300SR. Mas panalo to. If I were you guys, try nyo rin to. Different approach. I was a maintenance ayos lang yan. Hindi kayo pakabayaan ng CF Moto sa after sale service. So, ayun. If I were you, get na rin to. Try nyo to if you want a different approach. Na ano, yun nga lang, alagaan nyo na talaga sa periodic maintenance and sa change oil if you want to get this motorcycle. So yun lang naman guys, doon nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa pakikinig. Once again, I'm Sailor John and this is our Moto review of the new Yamaha R15 VT and the CF Moto 300SR. And guys, if you like this video, kindly hit the subscribe button and see you on the next videos to come.